Lumaya si Starry sa bahay ng mga magulang para takasan ang nais ng mga to na ipakasal siya sa hindi niya kakilala. Ngunit dahil dito nakidnap siya nang hindi sinasadya. Ang amo niya sana ang kukunin ngunit siyang nakuha. At ang taong nasa likod nito ay ang taong ipakakasal pala sana sa kanya. Nasa lumang apartment si Starry. Katatapos na lang kapalan ng mga dyaryo ang mga butas sa pader. Tumakas kasi siya sa mansyon ng mga magulang niya para takasan ng pagpapakasal sa hindi naman niya kilala. Tanging 3,000 lang ang nadala niyang pera dahil hindi siya nakapag-withdraw at naiwan niya ang mga card dahil sa pagmamadali na baka mahuli siya. Ang nadala lang niya ay make-up para itago ang totoong mukha at ilang piraso na damit. Napangiwi na lamang siya ng labi habang nakatitig sa kama na parang ibibigay na. Kailangan niyang tipirin ng pera dahil magugutom siya. Itong apartment ang pinili niya dahil 500 lang ang upa kada buwan. Sa paglipas ng 2 araw, nakahanap siya kagad ng trabaho bilang alalay ng isang anak mayaman. Maaga siya laging nagigising para maglagay ng make-up para takpan ang tunay na itsura. Katatapos lang mag-shopping ng amo niya sa mall. Kaya nasa parking area sila. "Ma'am, ibabalik ko na po ang coat mo." Sad ni Starry sa amo. Huhubarin na sana niya ang pulang coat na pinahiram sa kanya nito para takpan ang nabasang damit banda sa dibdib. Dahil natapunan niya ito ng juice. "No, it's okay. Gamitin mo muna hanggang sa makauwi tayo." Pigil nga ni Rose kay Starry. Napangiti si Starry. "Salamat po." Naunang pumasok sa loob ng sasakyan si Rose. Nang papasok na sana si Starry, biglang may tumakip na panyo sa bibig niya at nawalan siya ng malay dahil sa matapang na amoy nito. Napasigaw si Rose at agad na pinaharurot ng driver ang sasakyan. Binuhat ng isang lalaki si Starry at pinasok sa loob ng itim na van. "Boss Harold, nakuha na namin ang babae. Papunta na kami dyan sa isla." Pagbibigay alam naman ng isang lalaki. Naalimpungatan si Starry nang maalog ang katawan niya. Minulat niya ang mga mata ngunit wala siyang makita dahil nakapiring ang mga mata niya. Nakatali rin ang mga kamay at paa niya, kaya hindi siya makagalaw. Sinubukan niyang magsalita ngunit may busal ang bibig niya. Naramdaman na lamang niya na binuhat siya at naglakad ang nagbubuhat sa kanya. "Siya na ba yan? Bakit kulot at saka mahabang buhok?" tanong ni Harold sa tauhan. "Yes, boss. Nakapulang coat siya. Yun ang binigay na detalye ni Kanor." Sagot ng tauhan. Tumango si Harold ngunit parang may masama siyang kutob. "Nasaan si Kanor?" "Hindi ko po alam eh. Pagkatapos niya ituro sa amin kung nasaan ang target at ang palatanda, nagmamadali na siyang umalis." Sagot ulit ng isang tauhan na may hawak kay Starry. Nagpumiglas naman si Starry at nagre-reklamong umungol. Napailing na lamang si Harold. Sa isip niya, baka nagmamadali naman ito dahil may bagong kadate na naman. "Dalhin mo na yan sa loob." Pero nagprotesta si Starry habang nagpupumiglas para makawala sa pagkakagapos. Inilapag siya ng lalaki sa malambot na kama at basta na lamang iniwan. Pumasok si Harold sa silid kung nasaan ang bihag. Nakita niyang nakadapa ang babae at gumagalaw-galaw. Pilit na gustong makawala sa pagkakatali. "Hindi ko sana gustong gawin to, pero ang tatay mo ang nauna. Kinuha niya ang kapatid ko para pagbantaan ako." Galit na saad ni Harold. "Ano ba? Ungol ni Starry. Namamanhid na ang mga kamay at paan niya sa higpit ng pagkakatali. Nilapitan ni Harold ang babae, tinalis ang busal sa bibig at piring sa mga mata. Malakas na nagbuga ng hangin si Starry. "Anong kalokohan to? Sino ka? Anong kailangan mo?" Napamura na lamang si Harold. "Ikaw sino ka?
Bakit pumangit ang anak ni David? Gulat na naibulalas na lamang ni Harold. Nalukot tuloy ang ilong ni Starry at aangal na sana ngunit naalala niya na nagbabalat kayo pala siya na isang pangit na babae. Kung makapangit ka, bakit akala mo gwapo ka? Inis na patutsada pa ni Starry. Sagutin mo ang tanong ko, sino ka? Inis na sigaw naman ni Harold. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Starry sa galit at pasigaw ding sumagot. Huwag ka sumigaw, hindi ako bingi. Kayo itong bigla na lamang nangingidnap tapos ngayon? Ako ang tatanungin nyo kung sino ko? Ano to, joke? Napaatras si Harold dahil sa lakas ang pagkakasigaw ng babae sa kanya. Para itong dragon. Na ano mong oras bubuganan ng apoy? Napasabunot sa buhok si Harold nang mapagtanto na nagkamali ang mga tauhan niya at ibang tao pala ang nakuha. Naglakad siya palabas ng kwarto para kausapin ang tauhan. Hoy, pakawalan niyo muna ako. Mapuputol lang mga kamay ko sa higpit ng pagkakatali nito eh. Palaban na sigaw naman ni Starry. Sinermonan muna ni Harold ang mga tauhan dahil sa kapalpakan ng mga to. Pinakalma muna niya ang sarili bago binalikan ng babae. Lumiwanag ang pagmumukha ni Starry nang pumasok muli ang lalaki. Nagmamakaawa ang mga mata niya. Please, alisin mo na to, ang sakit eh. Pakawalan niyo na ako. Pagmamakaawa ni Starry. Bigla na antig ang puso ni Harold dahil sa pagmamakaawa ng babae. At nag-init ang katawan ng makita ang makinis at maputi nitong dibdib dahil naalis na ang tatlong botones nito sa damit. Nagtaka siya dahil brown ang balat nito ngunit ang dibdib parang gatas sa puti. Bigla parang sinapian ng masamang espiritu ang utak niya. Hindi naman niya ugali, manamantala ng isang babae dahil kusang lumalapit sa kanya ang mga to para puna ng pangangailangan niya bilang lalaki. Ngunit ngayon, nakita niya lang ang hinaharap ng isang babae, agad namang nagising ang pagkalalaki niya. Lumunok muna ng laway si Harold bago nagsalita. Sige, pero sa isang kondisyon. Ano? Takang tanong ni Starry. Ibigay mo ang sarili mo sa akin. Pagkatapos, hayaan kita. Saad ni Harold at nais niyang batukan ang sarili dahil pakiramdam niya, magmukha siyang desperado at uhaw sa laman. Ngunit kailangan niyang ilabas ang init ng katawan sa babae dahil baka hindi siya makatulog at mapakali. Namilog ang mga mata ni Starry. Kalo ka ba? Sa pangit kong to, pag-iinteresan mo pa ako, gwapo ka naman at siguradong maraming babaeng handa na. Pakialam mo ba? Eh, ikaw ang gusto ko. Ano, gusto mo bang mawala ngayon ha? Inis na saad na lamang ni Harold pero hindi naman niya talaga totohanin yun. Sigurado ka kapag nakuha mo na ang gusto mo, pakakawalan mo ko? Tanong na lamang ni Starry. Ayaw pa niyang mamatay. Gusto pa niyang makita at makasama uli ang mga magulang lalo na ang lola niya. Gusto niyang humingi ng sorry dahil sa pagmamatigas niya at paglayas. Hindi sana ito mangyayari sa kanya. Natigilan si Harold nang makita ang pagpatak ng luha ng babae kaya iniwas niya ang tingin. Oo, sige, gawin mo nang nais mo, bilisan mo lang. Pagpayag na lamang ni Starry. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit napapayag siya ng lalaki. Hindi niya alam kung tawag lang ba talaga ito ng laman o ano. Anong bilisan? Hindi kita titigilan hanggang sa magsawa ko. Mariing sad pa ni Harold at ngumisi. Napakagat labi na lamang si Starry at nagbigay ng kakaibang kilabot sa katawan niya ang nakapaskil ng ngisi sa labi ng lalaki. Inalis ni Harold ang tali sa mga kamay at paa ng babae. Magubad ka! Utos nito. Nagatubili si Starry ngunit dahan-dahan na sinunod niya ang utos nito hanggang sa underwear na lamang natira na sa plot sa katawan niya. Napakunot na si Harold habang pinagmamastan ang napakagandang hubog ng katawan ng babae. Pinagpala ito, ngunit ang pinagtataka niya bakit ang puti ng balat nito sa natatakpan ng damit at ang ina-expose na balat ay kulay brown
Kakaiba ang kulay ng balat nito. Saad na lamang ito sa sarili. Teka, bakit ganyan ang kulay ng balat mo? Takang tanong ni Harold. Parang nasukol si Starry kaya nahigit niya ang hininga. Ha? Kasi ano? Nasunog sa araw. Pagsisinungaling niya. Whatever. Anong pakialam ko sa kulay ng balat mo? Ang weird. Bale walang saad na lamang ni Harold. Sabay sabing, pleasure yourself. Dugtong pa nito. Ha? Ayoko nga. Gulat na sambit ni Starry. Ang arte. Reklamo ni Harold at gigil na inalis ang natitirang saplot ang babae. Kinuha niya ang unan at itinabon sa mukha nito. Ano to? Takpan mo ang mukha mo, papasok na ako. Nakaising saad pa ni Harold. Parang na-insulto si Starry sa sinabi ng lalaki. Ngunit hindi na lamang siya nagreklamo. Napasigaw at namilog ang mata niya nang sinubukan ng lalaki na pag-isahin na nga ang katawan nila. Teka, virgin ka pa? Sa bagay, walang papatol sa ganyang muka. Ako lang yata ang nagka-interest sa'yo eh. Sahad pa ni Harold sa namamangha na boses. Napakuyom tuloy ng kamo si Starry dahil sa insultong natanggap niya. Ang dami mo namang sinasabi, tapusin mo na ang gusto mong gawin. Mumisi si Harold at mahinang natawa. Hindi niya akalain na sobrang pagkahilig sa babae pati pangit tulad nito papatulan niya. Ngunit aaminin niya, sa sariling nakuha nito, ang atensyon niya at parang may kakaiba siyang nararamdaman dito na hindi niya lang magawang mapangalanan. Napakagat labi at naluha si Starry dahil sa sakit at hapdi na nararamdaman habang patuloy sa paggalawang lalaki sa ibabaw niya. Ngunit kalaunan kakaibang kiliti na ang nararamdaman niya kaya hindi na niya napigilang mapaungol. Para namang musika sa pandinig ni Harold ang pinakawalang ungol ng babae. Napamura pa nga siya nang mas lalong ginanahan. Hindi na nabilang ni Starry kung ilang beses siyang ginamit ng lalaki, pagod na pagod nga siya at parang bugbog ang katawan niya. Nakatulog na lamang siya dahil sa kapaguran. Habang mahimbing na natutulog ang babae, tinitignan siya ni Harold. Ito ang unang beses na ilang ulit niyang ginalawang isang babae. Dahil kapag tapos na siya, bali wala ng babae at hindi na niya ulit papansinin pa na parang walang nangyari. Kilala siya bilang isang babaero at walang sineseryosong babae. Abala siya sa pag-aasikaso sa negosyo at pag-aalaga sa kapatid kaya wala siyang balak pumasok sa isang relasyon. Humit-hit siya ng sigarilyo at ibinuga yun. Bakit sa pangit na babae na to, nagkaroon ng ganitong interes? Matatawag ba itong karma ko? Problemadong saad pa ni Harold. Muli itong humit-hit ng sigarilyo. Nagising si Starry na masakit ang katawan lalo na ang pagitan ng mga hita niya. Tama ba itong ginagawa ko? Kausap ni Starry sa sarili habang nagbibihis. Pagkatapos magbihis, dahan-dahan siyang naglakad palabas sa silid. Nagulat pa nga siya dahil may lalaking nakatayo sa labas ng pintuan. Mabuti gising ka na. Saad ng isang lalaki, sabay takip ng panyo sa bibig ni Starry. Wait! Aangal sana si Starry dahil kagigising niya lang, pero patutulugin ulit siya? Pinagbihis lang si Starry bago patulugin ulit, bago dalhin sa yate. Nasa isla kasi sila ngayon at ibabalik na siya sa Maynila. Nauna nang bumalik sa Manila si Harold. Ibinili na lamang niya sa tauhan ng babae pero hindi niya alam kung bakit parang labag sa kanyang kalooban na iwan na lamang ang babae. Bili niyang hintayin muna ang babae na magising para makapagbihis ito bago patulugin ulit para ibalik. Ayaw niyang magtagal pa roon kasamang babae, baka makaisip pa siya ng kung ano-ano. At parang hindi niya gusto ang kanyang kakaibang nararamdaman. Tama nang nakasipin niya ito at pagkatapos kalimutan na niya na parang hindi ito kakilala. Nagising si Starry na nasa malamig na semento. Mabilis siyang bumangon at muntik pang matumba. Nalaman niyang nasa maliit na eskinita siya. Mabilis siyang naglakad papunta sa kalsada at naiyak nang malaman na nakabalik na siya
agad siyang pumara ng taxi para magpahatid sa mansyon ng mga magulang. Labis ang iyak niya habang kausap ang mga magulang. Humingi rin ang mga to ng tawad sa kanya dahil sa pagpilit na ipakasal sa hindi niya kilalang tao para lang sa ikalalago ng kumpanya nila. Nasa balkonahe siya ngayon kasama ang lola niya. Iha, masama pa ba ang loob mo sa mga magulang mo? Hindi kita masisisi dahil kahit ako, hindi sang-ayon sa kagustuhan nila. Saad ni Emma. Ang lola ni Starry. Medyo po. Una naisip ko na baka para sa kaibubuti ko yun. Pero nung marinig ko ang usapan nila na ipakakasal nila ako sa taong yun para sa kumpanya, naisip ko baka hindi nila ako mahal kaya naglayas ako. Pero hindi po ako nagtanim ng galit. Humingi na sila ng kapatawaran sa akin at nangako na hindi na po sila uulit. Nagpa siya na ako na tulungan si Dad sa kumpanya. Puro na lang kasi ako gastos at lakwatsya eh. Oras na para tumulong naman ako kila Mom and Dad. Ngumiti si Emma at hinimas ang ulo ni Starry. Masaya ako na nagiging matured ka ng mag-isip. Anong pinagdaanan mo sa labas? Bakit parang ang lungkot mo nang bumalik ka? May nangyari ba? Usisa naman ni Emma habang patuloy pa rin na hinihimas ang ulo ni Starry. Wala po la. Namiss ko lang po kayo. Ang hirap po palang humarap sa totoong buhay, akala ko po madali lang. Sagot pa ni Starry. Nais niyang isumbong sa lola niya ang nangyari sa kanya ngunit natatakot siya. Baka lumaki pa ang issue at kumalat sa mga tao. Kahihiyan niya rin yun. Hindi niya rin mahanap sa puso ang pagsisisi na ibinigay niya ang sarili sa estrangherong lalaki. Hindi niya lang maamin sa sarili na parang may pagtingin siya sa lalaki kahit na magaspang ang ugali nito. Sa paglipas ng buwan, napapansin ni Starry ang mga kakaibang nangyayari sa kanya. Tulad ng pagsusuka, tuwing umaga at lumakas na siyang kumain. Starry, tumataba ka yata? Puna ni Leia, ang ina ni Starry. Nasa pagkainan sila ngayon habang kumakain ng agahan. Oo nga iha, dati halos hindi ka kumain sa takot na tumaba ka. Ngayon ang lakas mo ng kumain. Segunda naman ni Marco, ang ama ni Starry. Alangan na tumawa si Starry. Masarap po kasing kumain eh. Nung lumayas ako halos hindi po ako makakain sa pagtitipid. Kaya naisip ko po na mag-enjoy kumain. Pagdadahilan na lamang niya. Ang totoo nagtataka na rin siya. Kinakabahan siya sa pumapasok sa isipan na maaaring buntis siya. Lalo pat 5 buwan na rin siyang delayed. Tutuloy ka bang makipagkita kay Mr. Verano? Para kasi inaantok ka pa. Sabat naman ni Emma. Yes po, ako na pong bahala makipag-deal kay Mr. Verano. Totoo ang sinasabi ng lola niya na parang inaantok pa ang mga mata niya. Dahil inaantok talaga siya, gusto niyang humilata at matulog lang buong araw. Ngunit nangako na siya na tutulungan ng ama. Starry, nasabi na ba namin sa'yo na siya na ang ipakakasal namin sa'yo? Tanong ni Leia. Naibuga ni Starry ang iinumin. Po? Bakit ngayon niyo lang pong sinabi? Gulat na tanong niya, sabay punas ng bibig. Ayos lang kung ayaw mo ituloy. Ako na lang makikipagkita. No dad, ako na. Putol ni Starry sa sasabihin ng ama. Sure ka? Paniniguro ni Marco. Yes po dad. Saad na lamang ito. Nasa mamahaling coffee shop ngayon si Starry kung saan ang meeting place nila ni Mr. Verano. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Makikipag-deal lang naman siya. Confident siya na magagawa niya yun para may pagmamalaki siya sa ama. Ilang minuto pa bago dumating ang hinihintay ni Starry. Umupo ito sa harapan niya. Miss Starry Mendoza? Paniniguradong tanong ni Harold. Namilog ang mga mata ni Starry nang makita kung sinong kaharap niya. Ito lang naman ang lalaking kidnapper niya at kumuha ng iniingat-ingatan niyang perlas. Miss? Untag ni Harold. Ha? Yes, Mr. Verano, right?
Nahuutal na sagot ni Starry. Sobrang bilis ang tibok ng puso niya na parang lalabas na ito. Mabuti na lamang, mukhang hindi siya kilala ni Harold. Hindi niya nahalata dahil sa pagdidisguise niya. Hindi niya mawari kung bakit ganito ang epekto ng lalaki sa kanya. Dapat nga, kamuhian niya ito dahil sa ginawa nito sa kanya. Matamang tinignan ni Harold ang babae dahil parang pamilyar ito, lalo na ang boses. Ilang buwan siyang hindi nakatulog ng maayos sa kakaisip sa isang tao. Yes, nagkita na ba tayo? Tanong ni Harold. Mariing umiling si Starry. Abot ang dasal niya na sana hindi siya makilala ng lalaki. Pinagpawisan na siya dahil malamig sa loob dahil sa aircon. Talaga? Para kasing may pagkakawig ka na nakilala ko. Kaso malabo dahil pangit yun. At ikaw sobrang ganda. Nakangiting saad pa ni Harold. Hindi alam ni Starry ang mararamdaman kung maiinis ba siya o kikiligin dahil pinuri siya nito at nilait ang pagbabalat kayo niya dati. Pero yun sexy. Ikaw parang medyo mataba. Dugtong pa ni Harold. Nagbanting naman ang tenga ni Starry. Ano? Pupunain o ikukumpara mo na lang ba ako sa kakilala mo? Mataray na tanong niya. Oh, I'm sorry. Na-offend ba kita? Sorry, hindi ko sinasadya. Kasi naman, ilang buwan akong binabagabag ng babaeng yun. Naiiling na saad ba ni Harold? Kain na muna tayo bago i-discuss ang tungkol sa proposal. Tamang-tama dumating naman ang order nila. Habang kumakain sila, panayang tingin ni Harold. Hindi siya mapakali. Malakas ang kutob niya, maang babaeng kaharap niya at ang babae na gumugulo sa isipan niya ay iisa. Pero paano? Miss, may dumi na hulog. Kunwaring may kinuha si Harold sa leg ng babae, ngunit ang totoo balak lang tignan niya ang collarbone nito. Mabilis na hinawi niya ang nakatabo na tela sa leg nito at nakita niya ang hugis pusong birthmark nito. Mabilis namang tinapik ni Starry ang kamay ng lalaki. Ano ginagawa mo? So ikaw nga. Bulong ni Harold. Nakumpirma niya na tama nga ang hinala dahil may birthmark ito sa collarbone. Katulad ng babaeng gumugulo sa isipan niya. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan na tanong ni Starry. Dahil narinig niya ang bulong nito. Pareho kayo ng birthmark. Nahugis puso. Magkaboses kayo. Ang mga mata niyo magkatulad. Ngunit ang pagkakaiba niyo lang. Pangit siya nung makilala ko siya, ikaw maganda. Sexy siya, ikaw chubby. Problemadong saad ni Harold. Ano bang pinagsasasabi mo? Nababaliw ka na ba? Tanong ni Starry. Nakipagtitigan si Harold kay Starry. Umamin ka nga? Ikaw bang babae na nakidnap ng mga tauhan ko? Napalunok ng laway si Starry at hindi ka agad nakasagot. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tumayo siya at mangalis na, ngunit tinawakan nito ang kamay niya. Namutla si Starry nang makita na nakatitig ang lalaki sa tiyan niya. May umbok na ito, ngunit hindi pa gaano kalaki. Napaatras siya nang tumingin ito sa kanya ng seryoso. Hindi ka ba talaga aamin? Tanong ni Harold na mariin at nagbabanta na boses. Bitawan mo ko! Utal at kinakabahan na saad naman ni Starry. Sinubukan niya ang hilain ng kamay ngunit mas lalong humigpit ang pagkakahawak ng lalaki. May malaking problema pa ako na kinakaharap at pakiusap. Hayaan mong maging payapa na ang isipan ko. Hindi ako makapag-isip ng tama dahil sa'yo, kaya pakiusap, umamin ka na. Saad ni Harold na nagmamakaawa ang boses. Ano naman kung ako ang tinutukoy mo? Matapang na tanong pa ni Starry. Hindi nakasagot si Harold at lumuwag ang pagkakahawak sa palapusuhan ni Starry. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Pwede bang bitawan mo na ako? Si Dad na lang ang kausapin mo. May pupuntahan kasi ako eh. Pagtataray pa ni Starry. Kailangan na niyang makalis. Baka saan pa umabot ang usapan nila? Humigpit ulit ang pagkakahawak ni Harold sa kamay ni Starry at hinila palabas. Hoy! San mo ko dadalhin ha? Reklamo ni Starry at huminto sila sa tapat ng isang pulang sasakyan.
Pasok. Seryosong utos ni Harold. Ano to? Kikidnapin mo ako ulit? Napatakip si Starry ng bibig na mapagtanto ang sinabi at parang inamin na niya na siya nga ang babae na tinutukoy nito. Malapad nang umiti si Harold. Umamin ka rin. So ikaw nga. Wait, mali ang iniisip mo. Pagbawi na lamang ni Starry. Ngunit pinapasok na siya nito sa kotse. San mo ko dadalhin ha? Tanong ni Starry nang makapasok sa loob ng sasakyan ni Harold. Sa... Nag-isip si Harold kung saan nga ba. Basta. Anong basta? Anong gagawin mo sa akin ha? Hindi na kita pagbibigyan pa sa kamanyakan mo. Kinakabahang sa adaman ni Starry. Kamanyakan? Parang pareho naman nating ginusto ang nangyari. Alam mo bang parang sirang plaka na paulit-ulit naglalaro sa isipan ko ang mga linghing mo? Sad pa ni Harold. Namula ang buong mukha ni Starry. Bastos! Hindi ko yun ginusto. You blackmailed me, Mr. Verano! Mariinglita niya pa ng babae. Pagak na tumawa si Harold. Yes, I blackmailed you. Pero hindi mo maitatanggi na nagustuhan mo yon. You enjoyed it. Actually, we enjoyed it. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo kung paano ka tumugon sa bawat haplos sa tali ko? Tumigil ka. Magsisinungaling ka. Hindi ko yun nagustuhan. Itigil mo tong sasakyan, bababa na ako. Saad na lamang ni Starry na sobrang pula na ng mukha. Dahil tama ito, nagustuhan niya ang bawat haplos at ungol nga nito. Nakangising umiling si Harold. Sa bahay kita dadalhin. Dahil na-miss kita. Are you out of your mind? Are you crazy? Sa tingin mo papayag pa ako na muli mo akong pagsawaan? Sigaw ni Starry. Yes, papayag ka. Mayabang na sa adaman ni Harold na may nakapaskil ng ngisi sa labi. Ang sama talaga ng ugali mo. Tiimbagang na saad ni Starry. Nais niyang kamuhian nito dahil sa gaspang ng ugali nito. Ngunit bakit parang natutuwa pa ang puso niya? Mukhang may sira na ang puso niya. Mabuti na lamang ang isip niya ay nasa tamang huwisyo pa. Masama talaga ang ugali ko. Katunayan yun ang kinababaliwan ng mga babae, lalo na ang galing ko sa kama. Napapikit na lamang ng mga mata si Starry para ikalma ang sarili. Bigla kasi siyang nakaramdam ng pagkahilo. Dahil siguro sa samut-saring emosyon na nararamdaman niya. Sige, matulog ka na. Gigisingin na lang kita kapag nasa bahay na tayo. Ihintiw mo ang sasakyan. Baka mag-alala sila sa akin. Pakiusap na lamang ni Starry. Parents mo ba? Don't worry. Sinabi ko nang magde-date tayo. Nakarating na nga sila sa bahay ni Harold makalipas ang ilang minuto. Bumaba ka na. Baka gusto mong buhatin pa kita. Utos ni Harold. Alam niyang mali ang kinagawa niya ngunit hinahanap ng katawan niya ang init ng katawan ng babae. Ito ang unang beses na may dinala siya sa bahay na babae maliban sa nakababata niyang kapatid. Lahat ng ikinakama niya sa hotel o di kaya sa kotse niya dinadala. Bumaba si Starry ng sasakyan. Tahimik na sinundan niya lang si Harold papasok sa bahay nito. Masasabi niyang mayaman din ang lalaki dahil sa laki ng bahay nito na may mga iilan pang Men in Black na nakabantay. Ang kotse rin nito na hindi birong halaga, kaya siguro nais ng mga magulang niya na ipakasal siya sa lalaki. Ngunit ang mas napapaisip siya kung bakit ito pumayag kahit hindi pa siya kilala. Mr. Verano, matanong ko lang, bakit ka pumayag na ipakasal sa akin? Takang tanong ni Starry. Simple lang, dahil pareho kami ng ama mo na makikinabang. Pinangako niyang ibibigay sa akin ang lupa na pagmamay-ari ng ama mo malapit sa dagat. Sagot ni Harold. Dahil sa yaman? Kahit hindi mo mahal ang tao, handa mong pakasalan para lang sa kayamanan? Hindi makapaniwalang saad ni Starry. Mahal? Hindi usang pagmamahal sa isang relasyon. Sagabal lang yan sa buhay ko. Bale, walang sagot ni Harold. Ngunit nang lingunin niya si Starry, nakita niya ang ekspresyon nitong nasasaktan. Parang nais bawiin ang sinabi. Ikaw, bakit ka tumakas?
At bakit nagpanggap ka na ganun? Nang unang may nangyari sa atin, tanong ni Harold. Dahil naniniwala ako sa pag-ibig. Naniniwala ako na ang kasal ay para lamang sa taong nagmamahalan. Mapait na sagot ni Starry. Nasaktan siya dahil sa sinabi ni Harold. Ito pala ang klase ng tao na hindi marunong magmahal. Napabuntong hininga si Harold. Parang nakonsensya siya sa sinabi at nais itong bawiin. Parang may nagudyok sa kanya. Nayakapin ito at sabihing naniniwala siya sa pagmamahal. Mula pagkabata silang dalawa lang na magkapatid ang magkasama. Maagang namatay ang mga magulang nila dahil sa plane crash. Siya na ang tumayong magulang sa kapatid. Pinalago niya ang naiwang yaman ng mga magulang para mabuhay sila. Kahit isang beses, wala siyang naging matino at seryosong relasyon. Kaya hindi niya alam kung paano pakikitunguhan si Starry. Kahit alam niya sa sarili na may pagtingin na siya rito. Ngunit magulo pa ang isipan niya ngayon dahil hindi pa niya mababawi ang kapatid kay David. Nilapitan ni Harold si Starry at binuhat na parang bagong kasal. Bumigat ka. Sad pa ni Harold. Napasimangot na lamang si Starry tumirap. Ibaba mo nga ako. Wala akong sinabi na buhatin mo ako tapos magre-reklamo ka. Naglakad na si Harold paakyat ng hagdan. Nasa second floor ang kwarto niya. Ano bang gagawin mo sa akin? Bakit mo pa kasi ako dinala rito? Tanong ni Starry. Paulit-ulit ka ng tanong. Ano bang gagawin ng isang babae at isang lalaki sa kwarto? Pili yung sad pa ni Harold. Aba malay ko. Nauutal naman ang sagot ni Starry. Alam natin na alam mo. Oo, yun ang gagawin natin. Pumasok si Harold sa silid niya at ibinaba si Starry. Wait, wag. Hindi pwede. Angal naman ni Starry. Kinakabahan siya. Bakit naman hindi? Meron ka ba? Wala. Pero ano? Hindi alam ni Starry kung ano ang idadahilan. Tatanungin kita. Ayaw mo ba o gusto? Seryosong tanong pa ni Harold. Nag-aatubiling sumagot si Starry na hindi, ngunit ayaw lumabas sa bibig niya. Ano, hindi ka sasagot? Bakit kasi pinipigilan mong sarili mo? Pareho naman nating nararamdaman na gusto na natin ah. Paliwanag ni Harold. Dahil mali to, Harold. Saad pa rin ni Starry na halos pabulong. Mali? Bakit? Paano naging mali? Kunot noong tanong ni Harold. Dahil wala tayong relasyon at mas lalong hindi tayo nagmamahalan. Malakas na saad naman ni Starry. Napangiwi ng labi si Harold at napabuga ng hangin. Dahil lang dun? Oo, para sa'yo wala lang. Then be my girlfriend. Biglang putol ni Harold sa sasabihin ni Starry. Namilog naman ang mga mata ni Starry at laglag ang panga. Ha? Huh? I said, be my girlfriend. Pag-uulit pa ni Harold. Teka, bakit parang pautos ang pagkakasabi mo? Dapat manligaw ka muna. Babae pa rin ako, no? Kunot nung sad ni Starry. Saka na kita liligawan. Sagutin mo muna ako para hindi na mali ang gagawin natin ngayon. Giit ni Harold at ngumiti. Nakakaloka ka. Ayoko. Sige, hahayaan kita. Pero ngayon lang last na to. Pagkatapos ito, tigilan mo na ako. Sad pa ni Starry. Hindi ko may papangako. Pero sige. Sang-ayon ni Harold para makuha na niya ang gusto niyang makuha kanina pa. Mangako ka. Hindi na natapos pang sasabihin ni Starry nang halikan siya ni Harold. Napapikit na lamang siya ng mga mata dahil parang biglang nawala siya sa katinuan ng malasahan ng labi ng lalaki para siyang idinuduyan sa alapaap. Naubad na ang pangitaas na damit nga ni Starry at nakahiga na siya sa malambot na kama. Napatitig si Harold sa tiyan ni Starry na mayumbok. Marahan niya itong sinundot at laking gulat na parang may gumalaw sa loob. Nagulat din si Starry dahil naramdaman niya na parang may gumalaw sa loob ng tiyan niya. Nagkatitigan silang dalawa ni Harold na namimilog ang mga mata.
Ano yun? Sabay nilang bigkas. Umalis si Harold sa ibabaw ni Starry, tumupo sa kama. Buntis ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Harold. Umiling si Starry. Hindi ko alam. Hindi pa ako nakapagpa-check up eh. Pero 5 buwan na akong delayed. Napatampal sa noo si Harold at natulala. Biglang nawala ang init ng katawan niya. Kailangan mong magpa-check up. Tumayo si Harold at pinulot ang damit ni Starry. Suot mo. Pupunta tayo sa klinik. May kakilala akong doktor. Walang imik na kinuha ni Starry ang damit niya at isinuot yun. Nagtungo silang dalawa sa klinik. At nang magpatingin si Starry sa doktor, nalaman nilang 5 buwan na siyang buntis. Ngayon nasa loob sila ng kotse at walang naglalakas loob na magsalita. Tumikim si Harold na siyang bumasag sa katahimikan nilang dalawa. Buntis ka. Alam ko. Sagot naman ni Starry. Matagal mo nang alam? Nagtatakang tanong ni Harold. Ngayon lang. Pero matagal ko nang nararamdaman na parang may kakaiba sa akin. Mahinang saad naman ni Starry. Problemado siya ngayon kung paano sasabihin sa pamilya niya ang pagbubuntis. Siguradong madidismaya ang mga magulang niya, lalong-lalo na ang kanyang ama. At ako ang ama. Mahinang saad ni Harold, wala namang problema na nabuntis niya si Starry. Ngunit hindi pa niya nare-resolve ba ang problema sa pagbawi sa kapatid niya. Bukas ay pupunta siya sa teritoryo ni David para makipagkasundo para mabawi niya ang kapatid. Don't worry, hindi kita inoobliga na panagutan ang dinadala ko. Kaya kong buhayin mag-isa to. Obligasyon na kita at ang bata na nasa tiyan mo dahil ako ang ama. May mahalaga lang ako na pupuntahan bukas at hindi lang ako sigurado kung makakabalik ka agad ako. Pag naayos kong problemang to, mag-uusap tayo tungkol sa bata at sa ating dalawa. Maghihintay ka ba? Oo, sagot naman ni Starry. Ayaw niyang umasa sa pangako nito, ngunit ang puso niya nagsasabing umaasa siya. Alam ko na masama na ang tingin mo sa akin dahil sa mga nasabi ko. Pero kaya ko naman sigurong baguhin ang pananaw ko sa buhay, na kaya kong magseryoso sa relasyon. Kaya sana bigyan mo ako ng chance at tulungan na maging matino. Malakas ang pakiramdam ko na matutulungan mo ko dahil ikaw lang ang nagpatibok ng malakas ng puso ko ng ganito. Kinuha ni Harold ang kamay ni Starry at itinapat sa dibdib niya ang palad nito. At ikaw rin lang ang paulit-ulit na nagpagising nito. Inilipat niya ang kamay nito sa pagkalalaki niya na agad naman itong binawi ang kamay. Alam mo, ewan ko talaga sa'yo. Bastos ka din eh. Yes, pero maginoo. Natatawang sagot na lamang ni Harold. Maginoo? San banda? Patutsadang saad ni Starry at nangaasar na tumawa. Maginoo sa kama. Maharot ng sagot pa ni Harold. Napairap na lamang si Starry. Ihatid mo na nga ako sa amin. Pwedeng pakis muna? Lucky charm ko para bukas. Baka kasi hindi na ako makabalik ng buhay. Sad pa ni Harold. Nais si Starry magtanong ngunit mas pinili na lamang niyang manahimik. Hihintayin na lamang niya hanggang sa handa nang mag-open up sa kanya si Harold. Saka na lang din siya magtatanong sa mga gumugulo sa isipan niya kapag may karapatan na siyang mang-usisa sa buhay ng lalaki. Sige, pero sa pisngi lang ah. Sagot na lamang ni Starry. Hinawakan ni Harold ang magkabilang pisngi ni Starry at mariing hinalikan sa labi. Tumagal ito ng 3 minuto at nang maghiwalay ang labi nila pareho silang hinihingal. Sabing sa pisngi lang eh, angal pa ni Starry. Tumawa lang si Harold at binuhay na ang makina ng sasakyan. Mas malakas ang lucky charm kapag sa labi. Sad pa ni Harold, saka tumawa. Hindi alam ng babae kung bakit kapag nakangiti ang lalaki ay parang tumitibok ng malakas ang puso niya. Kinaumagahan maagang nagising si Starry dahil nagkaroon siya ng masamang panaginip. Nakita niya sa panaginip na nabaril daw si Harold. Sobrang bilis ng kabog ng kanyang dibdib.
dahil sa sobrang kaba. Akala niya totoo, kaya laking pasalamat niya na panaginip lang pala. Tumayo na siya sa kama dahil hindi na siya makabalik sa pagtulog. Nagtungo siya sa banyo para maligo. Ang bigat ng pakiramdam niya. Habang nasa hapagkainan, nakatulala lang si Starry. "Iha, kumain ka na. May problema ka ba?" tanong pa ni Leia. "May dapat ba kaming malaman?" tanong naman ni Emma. "Ma'am, wala po, may iniisip lang. La, ano naman pong dapat yung malaman?" Kinabahan si Starry sa tanong ng lola niya. Malakas talaga ang kutob nito at kilala siya kung may tinatago ba siya. "Pamilya mo kami, baka nakakalimutan mo." Saad ni Emma. Tahimik lang na nakikinig si Marco at patuloy lang sa pagkain. "Mom, Dad, La, may gusto po akong sabihin pero hindi pa sa ngayon. Nag-iipon pa po ako ng lakas ng loob." Malumani na saad naman ni Starry. Natapos ang agahan nila na hindi na inusisa pa si Starry ng pamilya niya. Maghapon siyang tulala at laman ang isipan niya si Harold. Alas 6 na ng gabi, nanonood ang ama niya ng TV, nagsimula na ang balita. "Patay ang kapatid ng milyonaryong binata na si Harold Verano. Ayon sa nasagap naming impormasyon, nagkaroon ito ng alitan sa pagitan ng isa ring milyonaryo na si David Hanson. Nawala na rin. Ngayon pinaghanap pa si Mr. Verano para makakuha pa ng ibang impormasyon, ngunit hindi sigurado kung buhay pa ito dahil may nakakita na duguan at marami itong natamo." Saad ng reporter sa telebisyon. Napatakip ng bibig si Starry. Tumulo ang luha sa mga mata niya dahil hindi siya makapaniwala sa narinig mula sa balita. "Oh my gosh!" Naibulalas na lamang ni Leia. "Bakit ka umiiyak?" tanong ni Marco kay Starry. Hindi nang kasagot si Starry dahil humagulgol na siya. Ayaw niyang isipin na wala na si Harold na ngako ito na babalik siya. Ito ba ang kahulugan ng masama niyang panaginip? "Starry, ayos ka lang ba? Anong problema? Bakit ka umiiyak?" nag-aalalang tanong pa ni Leia. Dahil sa labis na emosyon, nagdilim ang paningin ni Starry kaya nawalan siya ng malay. Lumipas ang ilang buwan, alam na ng pamilya ni Starry ang pagbubuntis niya at kung sino ang ama. Ngayong buwan na ang panganganak niya. Nasa balkonahe siya ngayon, nakatanaw sa maaliwalas na kalangitan. Nakaupo siya sa silya habang hinihimas ang malaking tiyan. Wala pa rin siyang balita kay Harold kung buhay pa ba ito. "Baby, sana buhay pa ang daddy mo." Kausap ni Starry sa anak na nasa loob pa rin ng tiyan. "Oo naman, buhay pa ako dahil nangako kung babalikan kita, diba? Pati na rin ang anak natin. At nangako pa ako na magbabago ako para sa inyo." Sagot ni Harold. Mabilis na napalingon si Starry at namilog ang mga mata nang makita ang walang iba kundi si Harold. Tumayo siya at nilapitan ito. "Totoo ka ba? O guni-guni ko lang?" Hindi makapaniwalang sambit ni Starry. "Totoo ako. Pasensya na kung medyo natagalan ako sa pagbalik. Nagpagaling pa kasi ako kaya ayaw ako naman na humarap sa'yo na nag-aagaw buhay." Pabirong saad pa ni Harold. Mahinang hinampas ni Starry ang braso ni Harold. "Aray, hindi pa fully healed ang mga sugat ko sa loob." Daing ni Harold. "Sorry, akala ko patay ka ni." Naiiyak na sad pa ni Starry. "Hindi ako pwedeng mamatay dahil naghihintay pa ang magyan ako." Hinawakan ni Harold ang pisingi ni Starry at pinunasan ang luha nito gamit ang hinlalaki. "Ang kapatid mo," sambit ni Starry. "Iniligtas niya ako. Hinarang niya ang katawan niya para sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, siguro wala na ako ngayon. Mabuti na lang napatay ko ang hayop na yon." Maring sad naman ni Harold. Nagdadalamhati siya sa pagkawala ng kapatid. Ngunit kailangan niyang tanggapin. Dahil alam niyang hindi nito gugustuhin na malunod siya sa kalungkutan dahil sa pagkawala nito. Iniipit ni Harold ang hibla ng buhok ni Starry sa tenga nito. "Ang ganda mo. Sobrang ganda. Pinilit ko mabuhay para sa'yo. Nang akala ko mamatay na ako, napagtanto ko na mahal kita. Mahal na kita. Hindi ko lang maamin sa sarili ko. Hindi ako natakot
dahil sa pag-aakalang mamamatay na ako. Natakot akong hindi man lang kita makausap at masabing nararamdaman ko. At para rin sa anak natin. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Kung bakit hindi sumuko ang puso ko sa pagtibok. Napakagat labi si Starry. Dahil kinilig siya sa sinabi ni Harold. Parang kiniliti ang puso niya. Ako rin hindi ako nawala ng pag-asa. Nabuhay ka. Yumuko si Harold at hinalikan ang nakaumbok na tiyan ni Starry. Hello baby, nandito na si Daddy. Pasensya na kung natagalan ako. Hindi ko man lang kayo naalagaan. Ngunit pangako babawi ako sa inyo. Paglabas mo aalagaan kita at ang mommy mo. Napangiti si Starry habang pinagmamasdan si Harold na kinakausap ang tiyan niya. Inangat ni Harold ang paningin at tumayo ng tuwid. Niyakap niya si Starry tinalikan ang bunbuna nito. Gusto ko malaman ang nangyari sa'yo. Sad ni Starry. Umupo si Harold sa silya at pinaupo si Starry sa mga hita niya at niyakap ito. Napakagat labi si Starry nang maramdaman ang matigas na pagkalalaki nito na nauupuan niya. David kidnapped my sister dahil sa lupang pinagagawa namin. Ngunit binenta sa akin ng owner ang lupa kaya nagalit si David. Kaya kinuha niya ang kapatid ko. Panimulang kwento ni Harold. Kaya pala, yun anak sana ni David ang kikidnapin niyo? Ngunit sa halip akong nakuha. Tumangot-tango si Harold. Yes, nakipagkasundo siya sa akin kapalit ng kapatid ko. Ang titulo ng lupa, kaya pumayag ako. Ngunit ahas pala si David. Pinuruhan niya ang mga tauhan ko at doon na nagsimula ang gulo. Pagtatapos na kwento ni Harold, isinandal ni Starry ang ulo sa balikat ni Harold at niyakap ito. Ngunit napaigtad siya nang gumalaw-galaw ang pagkalalaki nito. Natawa si Harold sa reaksyon ni Starry. Sorry, nasasabik lang talaga. Ang lambot kasi ng puwet mo eh. Kung may binabala kay tigil mo na yan, Harold. Kapanganakan na ng anak natin ngayong buwan. Saway ni Starry at pinalo ang kamay ni Harold na nasa kaliwang dibdib na niya. Tumulis ang uso ni Harold. Papisil lang. Ayoko rin naman nagalawin ka dahil ang laki na ng tiyan mo. Baka matamaan ko pa si baby. Mabuti alam mo. Sabay silang napalinguan ng tumikhim si Marco. Kaya parang napapaso na tumayo si Starry at alangang umiti. Dad! Nahihiyang sambit pa ni Starry. Hindi ko gustong istorbohin kayo. Ngunit kanina pa ako kinukulit ng lola mo. Bumaba na kayo para makapag-usap-usap tayo. Seryosong sad naman ni Marco. Hindi na nito hinintay pa ang sagot ni na Starry at Harold at naglakad na nga paalis. Paano ka pala nakapasok dito? Nakita ka ba nila? Takang tanong ni Starry. Oo, tinuro nila kung nasan ka at hinayaan na puntahan ka. Sagot ni Harold. Hinawakan niya ang kamay ni Starry at ngumiti. Tara, baba na tayo. Ngumiti rin si Starry at tumango. Nag-usap-usap sila at laking tuwa ni Starry na nagkasundo ang pamilya niya at si Harold. Nakiusap si Harold na kung maaari doon na tumira si Starry sa bahay niya para siya na mismo ang mag-alaga sa mag-ina niya. Ilang araw pa bago lumipat si Starry sa bahay ni Harold. Mula ngayon, ang bahay ko na ito ay bahay mo na rin. Kapag nailabas mo na ang anak natin, magpapakasal tayo. Sad ni Harold at kararating lang nila sa bahay niya. Ngumiti si Starry. Talaga? Pakakasalan mo ko? Oo naman. Kasi mahal kita. Mahal ko kayo ng magiging anak natin. Sagot ni Harold at tinaplos niya ang pisngi ni Starry at ang malambot nitong labi. Mahal din kita, Harold. Nagulat si Harold ngunit agad ding ngumiti. Ang sarap sa pandinig ko. Pakiulit nga. Mahal kita. Masilakasan pa ni Starry sa baytawa. Kabaklaan ba kung sasabihin ko na kinikilig ako? Nakangiting sagot pa ni Harold. Hindi naman, sagot ni Starry. Binuhat ni Harold si Starry at matamang nakipagtitigan sa mga mata nito. Ngumiti siya at hinalikan ito sa noo.
Ikaw lang ang babaeng nakapagpatibok ng ganito sa puso ko, madamdaming pahayag ni Harold. Dahil maganda ako? Buhelta ni Sari. Umiling naman si Harold. Kahit noong mukha ka pang manang, nagka-interes na talaga ako sa'yo. In denial lang. Liar. Playboy ka talaga. Kahit pangit pinapatulan mo. Mataray na sad pa ni Starry. Ibaba mo nga ako. Bakit mo ba ako binubuhat? Oo. Hindi ko naman itinatanggi na playboy ako. I'm not into serious relationship. Pero nung nakilala kita, bigla mong ginulo ang isipan ko at ang puso ko. Sagot ni Harold. Muli niyang hinalikan ang noon ni Starry at naglakad na papunta sa kwarto niya. Lihim na napangiti si Starry. Kinilig ang puso niya sa masuyong paghalik ni Harold sa noon niya. Why? Kahit na mukha akong manang? O baka naman, nakit ka lang sa sexy kong katawan? Pagak na tumawa si Harold at hinalikan ang tungki ng ilong ni Starry. At bumulong. Hindi ka sexy. Puro kataba tsaka bilbil. Nalaki ang butas ng ilong ni Starry dahil parang nainsulto siya sa sinabi ni Harold. Sinungaling, sexy ako no? Malakas na tumawa si Harold. Oo na, sige na, sabi mo eh. Umingo si Starry at tumirap. Pumasok na sila sa kwarto. Inilapag siya nito sa kama. Bakit nakabusangot ang mukha mo? Natatawang tanong ni Harold. Pakailan mo ba? Pabalang na sagot ng buntis. Tumabi si Harold sa kanya at niyakap siya nito. Ang sungit mo. Mas lalo kong gumaganda kapag nagsasalubong ang mga kilay mo. Bulong pa ni Harold sa tenga ni Starry. Mahina niyang kinagat ang tenga nito at dinilaan. Bumigat ang paghingaan nito dahil umiinit na ang katawan niya. Siniko na lamang ni Starry si Harold. Hoy, huwag mo akong halikan ng ganyan. Buntis ako, remember? Oo na. So, obligado ko pa talagang pangangailangan mo. Napatakip na nga lamang ng bibig si Starry dahil napagtanto niya ang sinabi. Namula ang mukha niya. Malakas namang tumawa si Harold. Dahil lumabas sa bibig mo na obligado ka, parang umiinituloy ang katawan ko. Don't worry, hindi naman kita pipilitin. I respect you. Ano ka? Hindi yun yung ibig kong sabihin ha? Kinalauna na tawa na lamang sila sa kanilang pinag-uusapan hanggang sa may kumatok nga ng pinto. Sir, nasa sala po si Ma'am Lloyda. Sad ng katulong. Sige. Sino yun? Kakilala ko lang. Tumaas ang kilay ni Starry. Baba na tayo para maniwala ka. Ayoko sana eh dahil tinatamad ako pero sige, mapilit ka. Sumimangot si Starry. Natatawang pinisil na lamang ni Harold ang ilong niya. Huwag na, dito na lang ako. Umiiling pa na sad ni Starry. Tara na, gusto mo buhatin pa kita? Tumayo si Starry at naunang naglakad papunta sa pinto. Nilingon niya si Harold na hindi pa rin gumagalaw at nakatitig lang sa kanya. Nang makababa sila, agad na sinunggaban ng yakap ng isang babae si Harold kaya napaatras si Starry. Honey, I miss you so much. Sad pa ni Lloyda. Napangiwi tuloy si Starry. Mahinang tinulak naman ni Harold si Lloyda. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Lloyda at kumapit sa braso ni Harold. Namiss kita. Tigilan mo na ako. Seryosong saad naman ni Harold. I want you. I want you to be my husband, Harold. Parang batang ungol naman ni Lloyda. Napapadyak si Lloyda na parang bata. Hindi kita gusto. So please lang, tigilan mo na ako. Walang emosyon na saad pa ni Harold. Isa si Lloyda sa mga babaeng nanghahabol kay Harold. Dahil nga playboy ito. I don't care kung hindi mo ako gusto. Alam ko naman na wala kang sineseryoso eh. Kapag mag-asawa na tayo, ayos lang sa akin kahit mambabae ka. Hindi na nakatiis pa si Starry, kaya sumabat na siya. Hoy, desperada! Napatingin tuloy si Lloyda kay Starry. Who the hell are you? Well, I'm his fiancé. Mataray na sagot pa ni Starry. Namilog ang mga mata ni Lloyda at tumitik kay Harold. She's lying, right?
She's telling the truth and I love her. Deretsa ang saad naman ni Harold kay Loida. Hindi. Nagsisinungaling ka para itaboy ako. Niyakap si Starry sa braso at tinaasan ng kilay si Loida. Well, sorry to say, tao lang siya na marunong magmahal at nahulog siya sa alindog ko. Paano siya magseseryoso kung hindi pa niya nakikita ang taong mamahalin niya? Nang makilala niya ako, doon na niya nalaman na marunong pala siyang magmahal at magseryoso. Umiling-iling na lamang si Loida dahil hindi nito matanggap na may mahal na si Harold. Sa tingin mo, magiging masaya ka sa kanya? Nagkakamali ka. He's a playboy. Sad pa ni Loida. Matamis lang nang umiti si Starry. I know him and I trust him because I love him. Galit na galit na naglakad pa alis si Loida. Nakakataba ng pusong sinabi mo. Nakangiting sad naman ni Harold. Sus, kinikilig ka. Pero nakakainis kanina. Ayaw ko talagang lubayan ng babae mo. Hindi ko siya babae. Papaero. At nagasaran pa nga ang dalawa. Nangigigil ako sa iyo eh. Hoy, bakit mo binuhat na naman ako? Sad naman ni Starry. Akit tayo, ayoko mapagod ka. Pwede ka lang mapagod kapag ginawa natin yun. Mahinang hinampas na lamang ni Starry ang dibdib ni Harold. Hindi natin gagawin yun. Talagang talaga. Maingat na inihiga naman ni Harold si Starry sa kama at matamang nakipagtitigan sa mga mata. Napakagatlabi na lamang si Starry. Kahit na maging balyena ka pa, mamahalin pa rin kita. Huwag ka nang magreklamo na mataba ka. Yan ang naging epekto mo sa akin. Kahit na nga nung mukhang manang ka pa, diba? Sinabi ko sa iyo na mahal na kita. Kung hindi ako tumakas noon at naikasal tayo, ano kaya tayo ngayon? Biglang tanong ni Starry. E di mag-asawa. Piloso pong sagot naman ni Harold. Sumimangot si Starry at inikot ang itim ng mga mata. Tama naman ang sagot ko, diba? Ewan ko sa'yo. Sabay na patawa na lamang sila. Pero seryosong saad ni Harold. Siyempre tayo pa rin at mamahalin kita. Kahit nga pangit ang mukha mo, nagkagusto ko sa'yo. Paulit-ulit? Napairap na lamang si Starry. Umupo si Harold at itinapat ang tenga sa tiyan ni Starry. Baby, sipa ka nga ulit. Natuwa siya nang maramdaman ang galaw ng anak nila ni Starry. Gumalaw siya. Naririnig niya ako. Sabi niya, totoo daw mga sinasabi ko. Hinalikan pa ni Harold ang tiyan ni Starry at hinimas. Baby, kapag lalabas ka na, huwag mong pahirapan si mommy. Labas ka agad ah. Napangiti si Starry habang nakamasid kay Harold na kinakausap ang anak nila na nasa loob pa ng tiyan niya. Excited na kami ni mommy mo na mahawakan ka, na makita ka. Pagkausap pa ni Harold. At nilapit ang tingin niya kay Starry at tinanong, "O nga pala, may mga gamit ka na sa anak natin?" "Yes, complete na. Paglabas na lang nga ang kulang eh. Kahit ako excited nang masilayan siya." Sagot ni Starry. Humiga si Harold sa kama at niyakap si Starry. Isinubsob niya ang mukha sa leeg nito at inamoy-amoy. "Sobrang saya ko. Walang paglagyan ng saya na nararamdaman ko. Hindi sumagi sa isip ko noon na magkakaroon ako ng sariling pamilya dahil lang tanging iniisip ko lang kung paano mas lalong yumaman at talagaan ang nakababata kong kapatid. Thank you, Starry. Dahil sa'yo, hindi ako lubos na nalungkot sa pagkawala ng kapatid ko. Pinapasaya mo ang puso ko." Naluha si Starry sa madamdaming sinabi ni Harold. Parang hinaplos ang puso niya. Kahit siya, hindi niya akalain na mamahalin niya ang tulad ni Harold. Kahit hindi maganda ang unang pagtatagpo nila, masasabi niyang isa yung magandang alaala na dadalhin niya hanggang sa pagtanda niya. Pareho ang nararamdaman ng mga puso natin nung maunang tagpo natin. Kahit na estranghero tayo sa bawat isa, hindi naging hadlang yun para maging konektado ang mga puso natin. Ito yata ang tinatawag nila na destiny love and love at first sight. Yes, I'm so lucky to have you. Sana nakita ka agad kita para hindi na ako ng babae pa
Natatawang saad ni Harold. Gumapang ang kamay ni Harold mula sa tiyan ni Starry. Hoy, kawa, behave. Sad pa nga ni Starry. At saka, tumawa na lamang. Hinalikan siya sa labi ni Harold. Uminit ang nararamdaman ni Starry at tinugunan ang halik nito. I love you so much, Starry. Ikaw lang nakakagawa sa akin ito. You make me crazy. Every second. Anos pa ni Harold nang maghiwalay ang labi nila ni Starry. Ngumisi si Harold dahil kiniliti nga nito si Starry. At naglampungan pa nga ang dalawa. Habang magkayakap sila, nakangiting pinikit ni Starry ang mga mata para matulog. Umalis muna si Harold saglit. Nang makabalik sa kwarto, naabutan na niya na mas mahimbing pang natutulog si Starry. Bahagya pang nakabuka ang bibig nito, kaya napangiti ang lalaki. Napakaamo at inosente ng mukha nito na parang isang anghel. Ang swerte niya dahil binigyan siya ng isang tulad ni Starry. Umupo siya sa gilid ng kama sa tabi nito. Hinaplos niya ang buhok nito pababa sa pisngi. Hindi ko masasabing mabuting tao ako para biyayaan ang isang tulad mo. I'll promise to treasure you and love you until my last breath. Kausap ni Harold habang hinahaplos ang labi ni Starry. Umingit si Starry at minulat ang mata. Harold? Sorry, nagising kita. Kain na tayo, sure akong gutom ka. Sad pa nga nito, tinalalayan tumayo ang babae. Nakangiting hinawakan ni Starry ang nakalahad na kamay ni Harold, ngunit napatili siya nang binuhat siya nito. Ang bagal mo, sambit ni Harold. Ibaba mo na ako. Maububuhatin lang kita papunta sa kusina, kaya relax ka lang. Ikaw ah, ini-spoiled mo ko. Nakangiting turan pa ni Starry. Pero masaya siya na tinatrato siya ng ganito ng lalaki na parang isang prinsesa. Ang bango, sad ni Starry habang sinisinghot ang aroma ng sinigang na baboy. Masarap din yan dahil ako ang nagluto, kaya natagalan ako bumalik. Akala ko nga pagbalik ko sa kwarto gising ka na. Kaso tululaway ka pa. Napairap na lamang si Starry. Anong tululaway? Totoo ba talaga na ikaw ang nagluto? Yes. Hindi lang sa kama ako magaling ha, pati sa pagluluto. Umingon si Starry at inikot ang itim na mata. Hindi talaga mawawala ang pagyayabang mo, no? At nagtawanan na nga lamang sila. Nakalahati na nga ni Starry ang pagkain. Biglang humilab ang tiyan at naligas. Ayos ka lang? Nagtataka at nag-aalalang tanong pa ni Harold nang mapansin na nalukot ang pagmumukha ni Starry. Ang sakit! Daing pa ni Starry. Napakagatlabi siya nang muling sumakit ang tiyan niya. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman. Anong nangyayari sa'yo? Manganganak na yata ako, Harold! Sigaw pa ng babae. Napakapit siya sa braso ni Harold at malakas na pinisil ito. Para siyang natatae. Wait, what? Anong gagawin ko? Gulat na naibulalas pa ni Harold. Dali mo ko sa ospital! Mariin na saad naman ni Starry. Nagtaas baba ang dibdib niya kapag sinusumpo ang sakit ang tiyan niya. Sige, tara na. Teka, bakit mo ko iiwan? Isama mo ko sa ospital. Ako yung manganganak, Harold. Sigaw pa ni Starry kay Harold dahil naglakad na ito paalis. Napatampal na lamang sa noo si Harold at naglakad pabalik kay Starry. Sorry, nawawala ang utak ko dahil sa tensyon. Napailing na lamang si Starry. Binuhat siya ni Harold at naglakad na ito papunta ng sasakyan. Tawagan mo sila mami para dalhin ang mga gamit sa ospital. Utos ni Starry kay Harold. Hindi ako naiihi. Panubigan na yan! Pilit na kinakalma ni Starry ang sarili kahit parang mawawala sa katinuan niya sa labis na sakit na nararamdaman. Nanginginig na rin ang mga tuhod niya dahil nilalamig siya sa lakas ng aircon ng sasakyan ni Harold. Nang makarating sila sa ospital, agad na ipinasok si Starry sa delivery room at inasikaso ng doktor. Habang nasa labas ng emergency room si Harold, tinawagan niya ang mga magulang ni Starry para ipaalam na nasa ospital sila dahil manganganak na ito.
Makalipas ang isang oras, napaglalabor ni Starry na ilabas na niya ang anak nila ni Harold, isang malusog at batang lalaki na kamukha ng ama niya. Napaluha si Starry sa labis ng saya. Dahil saan na sila yan? Inilagay ito ng doktor sa ibabaw ng dibdib niya para musika na pandinig niya ang matinis nitong iyak. Napakagwapo mo anak. Kamukha mo ang daddy mo. Humihikbing kausapan ni Starry sa anak. Nailipat na si Starry sa recovery room kasama ang anak niya. Oh gosh, napakagwapong bata! Kinuha ni Leia nga pumula sa tabi ni Starry at maingat ang binuhat ito. Nasa tabi naman ito ang asawa na nakangiting nakatitig sa apo. Umupo si Harold sa tabi ni Starry at hinaplos ang ulo nito. Kamusta? Anong pakiramdam mo? Masakit ang ano ko. Sobrang sakit palang mga anak, ayoko na nga ulit. Reklamo ni Starry. Kapag bumabalik sa isipan niya ang sakit na dinanas, kinikilabutan talaga siya. Pakiramdam niya, malalagutan siya ng hininga. Gusto ko sanang may kapatid ang anak natin kahit isa lang. Pero kung nasasaktan ka lang, sige, ikaw ang bahala. Nakita ko kung gaano mo nilabanan ang sakit sa labor mo. Parang pati ako nasasaktan. Kung pwede nga lang sanang kunin ang sakit na nararamdaman mo, ginawa ko na sana. Nahantig ang pusa ni Starry sa sinabi ni Harold kaya hinawakan niya ang kamay nito at pinisil. Pero worth it naman ang lahat. Nang masalayan ko ang anak natin, nawala ang pagod at sakit na nararamdaman ko. Ang gwapo talaga ng apo ko! Giggle na sad naman ni Leia. Mana sa grandpa. Anong sayo sa akin kaya? Saad ni Leia kay Marco. Natawa na lamang sina Harold at Starry sa pag-aaway ng dalawa. Mom, nasa na si Lola? Tanong ni Starry. Nasa mansyon. Nagpaiwan dahil masakit daw ang tuhod niya. Harold, sa bahay muna tayo umuwi. Kapag 5 buwan na ang anak natin, babalik tayo sa bahay mo. Pakiusap ni Starry. Lumiti naman si Harold at sinunod ang babae. Namula ang pisngi ni Starry. Nang bigla nga siyang sabihan ni Harold, bahay natin. Sige, mas mabuting doon muna tayo. Matutulungan ka habang ako alagaan kita. Namula pa nga ito. Kaya ko naman ang sarili ko. Tumangot ang si Harold. Alam ko pero gusto kong alagaan ko na kayo. Nang mabuti, I want to treat you like a queen. At ang anak naman natin, prinsesa. Hinalikan ni Harold ang noo ni Starry sa tungki ng ilong din ito. Idinikit niya ang noo sa noo ng babae at nakipagtitigan. Natigilan si Harold at Starry nang tumikhim si Marco. Han, nilalanggam yata ako. Parinig pa ni Leia. Oo nga, umakit sa hita ko mga langgam. San kaya to galing? Sad naman ni Marco. Mom, Dad? Ungot na reklamo naman ni Starry. Natawa na lamang si Harold at tumupo ng tuwid. What? Sabay na sambit naman nila Marco at Leia. Napahiling na lamang si Starry. Nang umiyak ang anak niya, ibinalik sa kanya ng ina ang anak niya. Gutom na yata si baby, dead na siya kay mommy. Sad pa ni Leia. Maingat na ipinasa nito ang apo sa bisig ni Starry. Natawa si Harold nang makita ang anak. Nagutom na gutom. Ang lakas niyang dumede. Masayang sad ni Starry. Mana sa daddy. Natatawa namang bulong ni Harold. Natatawang umirap si Starry. Oo nga, manang mana sa ama. Sa lumipas na 1 buwan, todo alaga si Harold kay Starry, kulang na lang, pati pagnguya ng pagkain nito. Siya na rin ang gumawa para paglunok na lang ang gawin nito. Laking pasalamat ni Starry, hindi siya nahihirapan sa pag-aalaga sa anak dahil nakaalalay ang pamilya niya. At si Harold naman, halos hindi na siya pagalawin dahil sa labis nito ang pag-aasikaso sa kanya para tuloy siyang lumpo dahil sa sobrang pag-aalaga nito. Maliligo ka na? Tanong ni Harold. Tumango si Starry at tumayo. Agad namang umalalay si Harold. Hinawakan nito ang bewang niya. Ano ba, para naman ako nitong lumpo, kaya ko ng sarili ko.
Tumulis naman ang uso ni Harold at parang batang napagalitan kaya nagtampo. Nagre-reklamo ka ba? Ayaw mong inaalagaan kita? Di naman sa ganun. Kaso sobra-sobrang pag-aasikaso mo sa akin eh. Hindi ako lumpo kaya ko na ang sarili kong mag-isa. Isang buwan na ang nakalipas mula ng mga anak ko. Malakas na ang katawan ko. Paliwanag naman ni Starry. Hindi naman lumpo ang tingin ko sa'yo. Gusto ko lang talagang alalayan ka. Nagtatampong sad pa ni Harold. Bumuntong hininga si Starry at hinawakan ng pisngi ni Harold. Huwag ka nang magtampo. Hindi kita pinagbabawalan na alagaan ako. Pero wag naman yung OA. So, OA pa lang tingin mo sa akin? Napatampal sa noo si Starry. Kung hinayaan na lang niya si Harold, hindi sana umaabot sa ganito ang usapan nila. Look, I'm sorry kung mali ang pagkakaintindi mo sa nais kong sabihin. It's okay. Siguro nasasakal ka na sa akin. Gusto ko lang naman masiguro. Nais ka lang. Malungkot na sa ad ni Harold. Ayos lang ako. Sobrang ayos. Dahil sa'yo. Salamat Harold. Dahil nasa tabi kita. At ramdam ko ang pagmamahal mo. Sorry na. Ngumiti ka na nga dyan. Tara sabay na tayong maligo. Ngumiti si Harold. Sorry din kung naging emosyonal ako. Gusto ko lang naman talagang bumawi sa mga oras na wala ako sa tabi niyo eh. I know. Stop na sa drama. Maligo na tayo, naiinitan na ako. Pili ang saad pa ni Starry. Sige, naiinitan na rin ako eh. Saad ni Harold sa maharot na boses. Naku Harold, sinasabi ko sa iyo ah. Tumigil ka. Banta ni Starry. Hindi pa tuluyang hilumang tahin niya sa pagkagababae mula sa panganganak. Baka mapunit ulit ito dahil sa laki ng kargada ni Harold. Humalakak si Harold. Biro lang. Alam kong hindi pa handa ang katawan mo. Buti alam mo, behave ka muna. Nang nasa loob na sila at wala nang saplot sa mga katawan, nakita ni Starry ang nakasaludong pagkalalaki ni Harold. Kaya namula ang mukha niya kahit ilang beses niya itong nakita. Hindi pa rin niya maiwasan, mamula ang mukha at mailang. Please, Starry, huwag mong titigan ng ganyan. Makalimutan kong hindi ka pa pwede. Napaiwas na nga lamang si Starry sa direksyon ni Harold. Natawa si Harold sa naging reaksyon nito. Relax. Mahinang siniko ni Starry si Harold na ikinatawa na lamang nito. Niyakap siya nito mula sa likuran niya. Kaya dumiin ang nagumigting nito sa kanya. Ay, nakakabaliw ka. Nagtawa na nga lamang silang dalawa. Nang matapos, nagbihis na nga sila at sabay silang nagtungo sa kusina. Maghihintay na doon sina Marco, Leia at Emma. Nilapitan ni Starry ang anak na nasa kuna malapit sa ina niya. Mahimbing itong natutulog. Bakit ang tagal niyo? Pili ang tanong ni Emma. Nagbawas po kasi si Harold. Nang dumi. Sad ni Starry na pinipigilan ng tawa. Ganun ba? Maupo na kayo para makapagsimula na tayong kumain. Harold, kamusta ang pinapatayo mong resort? Tanong ni Marco. Maayos naman po. Pero hindi ko masyado naasikaso. Tiwala naman po ako sa mga tauhan ko. Good to hear that. Nang matapos silang kumain, nagtungo sila sa hardin. Sina Starry at Harold, nakarga ang anak nila. Asikasuhin mo muna kaya ang pinapatayo mong resort. Baka magkaroon ng problema tapos wala ka roon. Umiling si Harold. Kaya na yun ng mga tauhan ko. Mas importante kayo ng anak natin. Nasa isla ang resort kapag pumunta ako doon. Hindi kaagad ako makaka-uwi. Ikaw bahala. Inaalala lang kita baka gumawa ng kalokohan ng isa sa mga tauhan mo. Napailing lamang si Harold. I don't care. Madali lang solusyonan ang ganoong problema. Ang oras na kasama kayo ang mahalaga sa akin. Napagtanto ko na mahalaga ang bawat oras. Kaya pipiliin kong manatili sa tabi nyo. Umiyak ang anak nila. Kaya kinuha ni Starry ang bata kay Harold para padedehin.
Ngayon ko lang naisip, ano kayang lasa ng gatas mo? Nakangising saad pa ni Harold. Kung may binabalak ka, itigil mo na yan. Patikim lang. Nanunuyang ungot nga ni Harold. Sabay na tatawa. Alam mo, tumigil ka nga. Aagawan mo pa ang anak mo eh. Pinanlakihan ni Starry ng mga mata si Harold na pinapahiwatig na tumigil na sa pagkapilyo nito. Ang damot, sa kabila lang ako. Sige na, patikim lang saglit. Parang batang ungot pa ni Harold at natatawa sa biro niya. Bumuntong hininga si Starry. Baka may makakita sa atin. Hay nako. Parang batang humagigik si Harold dahil sa mga sinasabi niya. Baby, share tayo mamaya ha. Pilyong saad pa nito. Hoy, tumigil ka nga dyan. Nang biglang, lalapit na nga sana si Harold sa bundok ni Starry. Hay! Sus, tong mga batang to! Biglang gulat na naibulalas ni Emma. Lola! Gulat at nahihiyang sambit naman ni Starry sabay tulak kay Harold at itinago ang bundok. Ouch! Daing ni Harold dahil malakas na pinagsasapak siya ng babae. Ano ba naman kayo? Kahit dito sa labas? Nako! Yang apo ko munang padedehin mo. Hindi makapaniwalang kastigo ni Emma kina Starry at Harold. Hiyang-hiya si Starry kaya pula ang buong mukha niya. Lola naman, pagrarason ni Harold. Pwede niyo naman yung gawin sa kwarto. Sorry na pula, ang kulit kasi nitong si Harold eh. O siya, pinuntahan ko kayo para sabihin na pupunta tayo sa rest house. Gusto ko kasing bisitahin ang puntod ng lolo mo. Saad ni Emma. Sige po. Ngumiti si Emma. Hay, ang totoo ganyan din ang lolo ni Starry. Napatawa na lamang sila. Nasa biyahe na sila papunta sa rest house ng pamilya ni Starry kung nasan din ang puntod ng lolo niya. Nang makarating sila, agad na pinuntahan ni Emma ang puntod ng asawa. Samantala, ang iba ay pumasok muna sa loob ng bahay para ilagay ang dalang pagkain. Inalagay ni Starry ang anak sa dalang kuna dahil tulog na ito. Starry, sumunod kayo ni Harold sa lola niyo. Iihawin lang namin to ng daddy mo. Hinawakan ni Starry ang kamay ni Harold at ginitian ito. Halika na, ipakikilala kita kay lolo. Hindi ba niya ako mumultuin? Tanong pa ni Harold. Natawa si Starry at mahinang kinurot ang tagiliran ni Harold. Ano bang pinagsasabi mo? Ang laki mong tao, takot ka sa multo? Hindi naman ako takot sa kahit na ano. Kahit nga sa kamatayan eh. Takot akong mawala kayo, mga anak natin. Kinikilig nang umiti si Starry. Bakit mo natanong na mumultihin ka ni Lolo? Kasi nakagawa ako ng masama sa iyo dati. Sagot ni Harold. Naniniwala ka sa multo? Yes and no. Hay. Sometimes yes and sometimes no. Nakangising sagot ni Harold. Sabay hinalikan ang bunbuna nito. Ang gulo mo. Tumawa si Harold at mahinang pinisilang tungkin ang ilong ni Starry. Malayo pa lang, nakita nila si Emma na kausap ang puntod ng asawa nito na kangiti at parang kaharap lang nito ang kausap. Huminto sila sa paglalakad para bigyan pa ng oras si Emma na makausap ang namayapang asawa. Ang saya ng lola mo. Parang buhay. At kaharap lang niya ang lolo mo. Namamahangsa naman ni Harold habang nakatingin sa lola ng babae. Dahil mahal na mahal niya si lolo. Ikaw, kung sakaling mauna ako sa'yo, kakausapin mo rin ba ako sa puntod ko? Tanong pa ni Starry. Nagsalubong ang mga kilay ni Harold at mariing umiling. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko kaya. Naiisip ko palang nasasaktan na ako. Mas gusto ko pang mauna. Kung ikaw man ang unang mamatay, susunod ka agad ako. Dahil hindi ko kayang mawala ka. Paano ang anak natin kung susunod ka kaagad? Napakunot noon naman at tanong ng babae. Nandiyan naman ang mga magulang mo eh. Umiling si Starry. Sira ka talaga. Hindi pwede. Dapat magpakatatag ka dahil kailangan ka pa ng anak natin. Wait, bakit ba kasi napunta sa ganito ang usapan natin? Walang mamamatay.
Sad nga ni Harold at kumunot ng noo. Malakas na natawa na lamang si Starry. Eh hindi naman natin makokontrol yun eh. Then makikipagsundo ako kung sino man may kontrol. Seryosong saad ni Harold. Napailing na lamang si Starry. Tara na nga. Saan-saan pa napunta yung usapan natin? Naglakad na nga sila palapit kay Emma. Ipakilala mo si Harold sa lolo mo. Biglang saad ni Emma. Kinamot ni Harold ang batok niya. Lo, ito nga po pala si Harold ang magiging asawa ko. Hindi ko na isama ang anak namin dahil tulog pa po. Pero mamaya babalik kami kasama si Harris. Saad ni Starry. Hello po, kamusta? Naputo lang sasabihin ni Harold. Nang humagalpak sa tawa si Starry, kahit si Emma natawa rin. Bakit kayo tumatawa? Kunot na ang tanong pa ni Harold. Kasi naman bakit kinukumusta mo si Lolo? Patay na nga. Natatawang saad ni Starry. Bakit ba? Bawal bang kamustahin ang kaluluwa? Rason pa ni Harold. Malakas na tumawa ulit si Starry. Sabay hampas sa braso ni Harold. Sige na, ipagpatuloy mo na nga. Tumikhim si Harold. Lo, kamusta? Nang tumawa si Starry na pailing na lamang siya. Sana hindi mo ako multuhin kung ayaw mo sa akin. Napahawak si Starry sa tiyan niya kakatawa. Hindi naman nakakatawang sinasabi ko ah. Tanong pa ni Harold. Hindi lang naman ako ang tumatawa, dalawa kami ni Lola. Tinikom na lamang ni Emma. Ang labi niya tuminto sa pagtawa. Hindi ko kasi alam kung paano kausapin ang lolo mo. Problemadong saad ni Harold. Okay na yon. Saad ni Starry at tinapik-tapik ang balikat ni Harold. Maiwan ko na kayo rito. Paalam na ni Emma at naglakad na pabalik ng bahay. Hinimas ni Starry ang lapida ng lolo niya. Nung mawala si Lolo, nakita ko kung paano gumuho ang mundo ni Lola. Kita ko sa mga mata niya, ang labis na sakit. Mahal na mahal nila ang bawat isa. Sila noon ang lagi kong kasama dahil abala ang mga magulang ko sa pagtatrabaho. Napapansin ko ngang mas malapit ka sa lola mo. Nakaiting saad ni Harold. Magkahawak kamay na naglakad sila pabalik sa bahay. Tamang-tama dahil naluto na ang iniihaw ni Marco na baboy at isda. Masaya silang nagsalo-salo at nagkwentuhan tungkol sa mga nakaraan. Lumipas ang isang taon, ikakasal na sina Starry at Harold sa wakas. Huminto ang sasakyan sa tapat ng simbahan. Bumaba si Starry na nakasuot ng puting gown at may hawak na kumpol ng mga bulaklak. Kumakabog ng malakas ang puso niya dahil sa pinaghalong kaba. Excited siya at labis ang saya dahil ikakasal na sila ni Harold. Nang tumapak ang mga paa ni Starry sa red carpet, pumailan lang ang tugtuging Beautiful in White. Pinipigilan niyang huwag umiyak dahil baka masira ang makeup niya. Nakita niya ang mga mukhang nakangiti at puno ng paghanga habang nakatitig sa kanya. Bawat hakbang niya palapit sa altar parang kinikiliti ang puso niya. Lalo na nang makita niya si Harold, natitig na titig sa kanya. Parang sasabog ang puso niya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ng ama. Relax, I'm so happy for you, Starry. Sad naman ni Marco. Kinakabahan ako, Daddy. Sabi naman ni Starry. I know. Ganun talaga kapag ikakasal ka. Lalo na kapag mahal mo ang tao. Nakangiting saad ni Marco. Pinisil nito ang kamay ni Starry na nakakapit sa braso niya. Samantala si Harold parang tumigil ang ikot ng mundo nang makita si Starry na nakasuot ng puting gown. Napakaganda nito. Tanging ito lang ang nakikita niya sa mga oras na to. Parang nais niyang lapitan para yakapin at halikan. Dahil sa bagal nitong maglakad. Nang nasa harapan na niya ito, wala sa sariling hinalikan niya ito sa labi. Tumikhim si Marco. Excited ka naman, Harold, narito pa ako. Nagtawanan ng mga tao kaya parang napaso si Harold na umatras. Natawa si Starry. Mamaya pa ang kiss the bride. Biro niya. Sorry, nadala lang ako. Natatawa rin saad ni Harold. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Starry at iniabot kay Harold.
Alagaan at mahalin mo ang anak ko. Alam ko marami akong pagkukulang bilang ama niya. Ngunit mahal na mahal ko siya. Pinagkakatiwala ko na sa iyo si Starry. Karagal na saad pa ni Marco dahil pinipigilan nitong maiyak. Napangiti si Harold. Maasahan niyo po. Mamahalin ko po si Starry. Higit pa sa buhay ko. Taus-pusong sagot naman ni Harold. Maayos at masayang ni Idaos ang kasal ni na Harold at Starry. At bumuo nga sila ng isang masayang pamilya. Lalo na nang muling magkaanak si Starry ng isa pang babae. Wala na nga silang mahihiling pa dahil parang lahat na ng blessings binibigay nila sa Panginoon na sineshare din naman nila sa iba. Mas lalong naging mabuti pa si Harold na asawa at hindi lamang asawa kundi tao. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Starry at Harold. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Babes Music and Channel, Mira's Channel, Romana Corospe, Ono Ba, Kogin, Arturo, Sleto, Dory Ariola, Nino Regidor, Joy Palilio, Jenjen, Teresita Schmid, Jenny, Lin Lee, Merlilin, Tolet Stano, Agustina Niseto, Electro Animation Shorts, Margie Padua, Geraldine De Jesus, Ann Mariano, Maria Rica Catherine, Presbyteros Rose, Ostonalito, Jonathan Casilao, M's Season Vlog, Teresita Esteban, Maria Flor Sevillano of Davao Oriental, Nene, Rosemary Tinito, Winoni Anya Lucas, Marie Makadangdang, Susan Basila, Loida Pablico, Emma Malakas, Teresita Tumaliwan, Mila Gatbunton, Junjun Igorota, Dali Labrador, Isabella Vlog, Bernadette Getio, Romana Gorospe, Shirley Rose Hamayan, Goldfinger, Amalia Matel, Marimar Channel, Leonora Rodriguez, Harem Ruhi, Celestina Regidor, Goldfinger, Presi, Alfredo Atchensa, Lina Almazan, Marie, Rose Martinito, Agnes Cruz, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Lina Cruz, Juliet Caday, Feli Bautista, All About My Dogs, Nora Bell Sevans, Kin Shano Ebas, Netom Imelda Dalansay, Richard Merlin Bilbar, Cecilia Alvior, Nesbeth Hanaban, Rosemary Vasquez, Cleo Waling, Melda Cardenya, Rose Pablo Jocelyn Susho, Berry Karina Makiniana, Nanita, Fini, Tita Flora, Janet, Ellie Ramirez, Simply Me, Chari, Julius, Evan, Carmencita Falcon, Juliet, LV, Eva Woodruff, Ellie Reborn, Edralina Gatchoan, Sunshine Otalbo, Escapades, Senaida Porter, Sayida Mauntol, Kinshano Ebas, Fes Montenegro, Elise Berito, Filipina, Virginia Monares, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat. I-comment lamang po kung gusto nyong magpa-shoutout bilang pasasalamat namin sa inyo.